If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako ang inyong tagapagbalita, Merosol Sibayan Kacho. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito, Pinoy Rob YouTube Channel. Para sa mga pangunahing balita, pagtayan ang panahon. Ang bagyong Ophel ay magdudulot ng mga pag-ulan at malalakas na hangin sa Batanes at Babuyan Islands ngayong araw. Ang buntot nito ay maghahatid ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Ilocos Norte, habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Balitang lokal. Sara, sinusuportahan ang ama sa pagdinig sa Kongreso. Curfew, ipinapatupad ng mayor ng New Corilla kasunod ng mga pamamaril. Pagpapanatili ng mga prutas bats ng Pilipinas, binibigyang pansin. Presyo ng kuryente tataas ng 0.66 pesos kilowatt per hour. Balitang pambansa. 11 pulis sibak sa trabaho dahil sa moonlighting. Mga magagawa ng Cebu ay makatatanggap ng 25,000 pesos na bonus. Balitang pangdaigdig. Nalito ang transition team ni Trump sa alegasyon kay Hegseth. Iniluklok ni Trump ang mga tagapagsalita ng kampanya bilang pangunahing opisyal sa White House Communications. Balitang aliwan. Mula sa Christmas content hanggang crime thriller, narito ang dapat panoorin ngayong weekend. Hug Grant, inaming despicable ang kanyang karakter sa Notting Hill. Balitang pampalakasan. Philadelphia Eagles panalo kontra Washington Commanders. 6 na sunod na panalo. Mike Tyson nagbalik sa professional na boxing matapos ang 19 na taon na may pangamba sa kanyang kalusugan sa edad na 58. Itinatampok na kwento. Mga makukulay na parol nagbibigay liwanag ngayong Pasko sa San Fernando. New York nag-host ng pinakamalaking marathon sa kasaysayan. Trivia, ang Pilipinas ay mayroong mahigit 7,641 islands. Ulat panahon, ang bagyong Ophel ay magdadala ng malakas na ulan at hangin sa Batanes at Babuyan Islands. Ang buntot nito ay magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog sa Ilocos Norte.
ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Sa Davao, bahagyang maulap na kalangitan na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Ang temperatura ay nasa 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Magdala ng payong o kapote kung lalabas, lalo na sa mga lugar na sa hilagang Luzon at mga lugar na madalas maapektuhan ng pagkidlat, pagkulog. Iwasan ang mga outdoor activity kapag malakas ang ulan upang maiwasan ang disgrasya. Mag-monitor ng mga ulat para sa pagbabago ng panahon. Balitang lokal. Sara, sinusuportahan ang ama sa pagdinig sa Kongreso. Nagbigay ng sorpresa si pangalawang Pangulo Sara Duterte sa isang pagdinig sa Kongreso no upang suportahan ang kanyang ama. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa gitna ng mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pangtao kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga, binigyang diin ng hupong sa taong lungsod ang kanyang presensya bilang simbolo ng pagkakaisa at pagtatanggol sa liderato ng kanyang ama na inuuna ang kaligtasan ng publiko. Sa pagdinig, itinanggi ni Duterte ang ebidensyang nag-uugnay kay Michael Young, dating economic advisor niya sa droga, at nangakong aaksyon kung may sapat na prueba. Hinimok niya ang International Criminal Court na pabilisin ang investigasyon at tinanggap ang pananagutan kung mapatunayang may kasalanan. Curfew ipinapatupad ng mayor ng New Coralia dahil sa pamamaril. Nagpatupad ng strictong curfew ang pamahalaang bayan ng New Coralia, Davao del Norte, mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. matapos ang serye ng nakamamatay na pamamaril. Nilagdaan ni Mayor Monet Federizo ang Executive Order Number 32 upang mapalakas ang kaligtasan ng publiko at aktibo na ang mga checkpoints sa buong bayan. Ang curfew ay kasunod ng 4 na insidente ng pamamaril, kabilang ang pagpatay kay alias Tuto. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya at nagkaroon ng pagpupulong si Mayor Federizo kasama ang mga awtoridad upang palakasin ang seguridad. Hinimok ang residente na sumunod sa curfew at ipanalangin ang kapayapaan habang ipinapanumbalik ang kaayusan. Mga pagsisikap sa konserbasyon ng Pilipinas, Philippine Fruit Bats. Ang Department of Environment and Natural Resources sa SOCSEGEN ay mahigpit na binabantayan ang halos 3,000 Philippine Fruit Bats o Large Flying Foxes sa Kulaman, Valley, Arakan at Kidapawan City. Ayon sa mga pagsusuri, malaki ang ibinaba ng populasyon nito dahil sa pangangaso at pagkawala ng tirahan. Ang large flying fox na itinuturing na endangered ay may bigat na 0.65 hanggang 1.1 kilo at may pakpak na umaabot sa 1.5 metro. Pinalalakas ng DNR-12 ang konserbasyon upang maprotektahan ang mga mahalagang pollinator at tagapagkalat ng buto na mahalaga para sa pag-regenerate ng kagubatan at ekosistema. Singil sa kuryente.
nadagdagan ng 0.66 pesos per kilowatt hour. Itinaas ng Double Light and Power Company Incorporated ang household power rate mula 8.4475 pesos kada kilowatt hour noong Oktubre patungong 9.1101 pesos kada kilowatt hour hanggang Nobyembre. Isang pagtaas ng 0.6626 pesos. Ang pagtaas ay dahil sa mas mataas na gastos sa supply ng kuryente mula sa Philippine wholesale electricity spot market ng Mindanao. Nagbabala ang Double Light na maaring magbago-bago ang mga singil buwan-buwan dahil sa bago-bagong presyo sa merkado. Upang makatipid sa kuryente, pinapayuhan nito ang mga consumer na bantayan ang kanilang konsumo. Sa nalalapit na Kapaskuhan, inirekomenda nila ang paggamit ng mga non-electric decorations at solar-powered o battery-operated lights. Balitang Pambansa. Labing isang pulis tinanggal dahil sa illegal na moonlighting. Inutos ni Philippine National Police Chief General Romel Marvel ang pagtanggal sa 11 miyembro ng Special Action Force o SAF na sangkot sa pagbibigay ng hindi otorisadong escort services sa isang Chinese national. Ang mga pulis ay napatunayang may sala sa grave misconduct at dishonesty matapos ang imbestigasyon. Kasama sa mga tinanggal, sina Police Lieutenant Colonel Joseph Bagsaw at Police Executive Master Sergeant Aaron Turano. Si Police Captain Victor Pineda naman ay nasuspende ng 11 araw. Binanggit ni Marvel na hindi papayagan ang anumang maling gawain sa PNP at titiyaking mananatili ang profesionalismo at pananagutan. Mga manggagawa ng Cebu City makakatanggap ng 25,000 na bonus. Inaprubahan ng Cebu City Council ang 322.8 million pesos supplementary budget para sa pagtaas ng sahod at insentibo ng mga empleyado ng City Hall at barangay workers. Kabilang dito ang 25,000 pesos cash incentive para sa mga empleyado ng lungsod, tulong pinansyal para sa barangay workers at unang tranche ng salary increase na iniutos ng Malacañang. Ang salary hike ay bahagi ng Executive Order 64 na naglalayong unti-unting itaas ang sahod ng mga kawani ng gobyerno hanggang 2027. Mayroon ding 33.46 million pesos para sa barangay workers at assistant at 20.81 million pesos para sa job order personnel incentives. Layunin itong iayon ang pambansang pamantayan ang bonus ng mga kawani ng gobyerno. Balitang Pandaigdig. Trump team surprised by allegations against defense nominee. Nakaharap sa
kontrobersya ang nominasyon ni President-elect Donald Trump kay Pete Hegseth bilang Secretary of Defense matapos lumabas ang allegation ng sexual assault. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente noong October 2017 sa isang Republican Women Conference. Itinanggi ni Hegseth ang paratang at walang kasong isinampa laban sa kanya. Gayunpaman, lumitaw ang mga tanong tungkol sa minimal na background check bago ang anunsyo. Pinangunahan ni incoming chief of staff Susie Willis ang pagtatanong kay Hegseth tungkol sa mga nakaraang isyo. Sa kabila ng kontrobersiya, ipinagtanggol ng Trump team si Hegseth. Binibigyang diin ang kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Trump taps key figures for White House communications. Itinalaga ni President-elect Donald Trump si Stephen Chiong bilang White House Communications Director at si Caroline Leavitt bilang Press Secretary. Si Chiong na dating Director of Strategic Response ay kilala bilang masugid na tagapagtanggol ni Trump. Si Leavitt naman na naglingkod bilang Assistant Press Secretary at dating GOP candidate ay hinangaan sa pagiging epektibong campaign spokesperson. Kasama rin sa inanunsyo si Sergio Gore bilang Assistant to the President at Director of Presidential Personnel. Pinori ni Trump ang kanilang katapatan at husay. Binigyang diin ang kanilang mahalagang papel sa bagong administrasyon. Balitang aliwan mula sa mga kwento ng Pasko hanggang sa kapanapanabik na krimen, ano ang panoorin ngayong weekend? Ngayong papalapit ang Kapaskuhan, maraming mapapanood ngayong weekend. Tampok sa Disney ang And Almost Christmas Story, isang animated film tungkol sa mahiwagang Pasko ng isang kuwago at isang dalaga. Sa Prime Video, si Aldis Hodge ang bida sa cross bantay sa mga nobela ni James Patterson. Sa HBO Max, ipinakikilala ang John Prophecy, isang prequel sa Sisterhood of Dawn sa Paramount Plus. Ipinalalabas ang Landman kung saan tampok si Billy Bob Thornton bilang isang oil industry manager, at ang Prime Video din ang Red One, Nina Dwayne Johnson at Chris Evans para sa action-packed holiday adventure. Hugh Grant, kasuklam-suklam ang kanyang karakter sa Notting Hill. Inamin ni Hugh Grant na hindi niya gusto ang karakter niyang si William Tracker sa 1999 rom-com ng Notting Hill. Sa panayam ng Vanity Fair, sinabi niyang despicable ang karakter, lalo na sa eksenang hinayaan niyang mag-isa si Anna Julia Roberts sa harap ng paparazzi. Aminado si Grant na madalas siyang tanungin ng mga mahal niya sa buhay kung bakit walang ginawa ang kanyang karakter, ngunit wala raw siyang maibigay na paliwanag. Bagamat critical siya sa sarili, nananatiling paborito ng mga tagahanga ang Notting Hill. Oh, 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 oh
Balitang pampalakasan. Panalo ang Philadelphia Eagles laban sa Washington Commanders. Panalo, streak umabot na sa 6. Pinataob ng Philadelphia Eagles ang Washington Commanders 26-18 noong Webes ng gabi at pinalawig ang kanilang panalo streak sa 6 na laro. Nagpakitang gila si Saquon Barkley na may 146 rushing yards at 2 touchdown sa 4th na quarter, na nagpatibay sa kanilang unang pwesto sa NFC East. Bagamat nagkaroon ng injury scare si quarterback Jalen Hurts, nakabalik siya sa 2nd kalahati. Nagbigay ng 1 touchdown pass at may 39 rushing yards. Ang laro ay nagbago ng husto matapos ang 1 depensibong stop sa 4th na quarter na sinundan ng 1 exclusive 23-yard touchdown run ni Barkley. Samantala, ang rookie ng Washington na si Jaden Daniels ay nagpakitang gilas din na may 191 passing yards at 1 late touchdown. Ngunit kinapos pa rin ang Commanders na natalo sa pagkakasunod na laro. Mike Tyson bumalik sa professional boxing matapos ang 19 na taon. May mga alalahanin sa kalusugan. Bumalik sa professional boxing si Mike Tyson sa edad na 58 laban sa 27-anyos na YouTuber na si Jake Paul ngayong Biyernes sa AT&T Stadium. 19 na taon mula ng huling laban niya. Bagamat alamat si Tyson sa boxing, may seryosong alalahanin sa kanyang kalusugan lalo na ngayon. Nagbabala ang mga eksperto tungkol sa peligro ng neurological damage mula sa paulit-ulit na tama sa ulo na tumataas habang tumatanda. Ang mga boksingirong lampas 40 anyos ay mas mataas ang panganib sa concussion at mga kondisyon tulad ng CTE at Parkinsonian symptoms. Sa kabila ng mga pagsulong sa kaligtasan, nananatiling kontrobersyal ang boxing dahil sa likas nitong karanasan. Ngunit ang dinamismo nito ay patuloy na pumupukaw sa mga tagahanga. Ang pagbabalik ni Tyson ay kapanapanabik at nakakabahala. Binibigyang diin ang balanse sa pagitan ng alindog ng sport at ang epekto nito sa kalusugan. Mga tampok na balita. Makukulay na parol, nagbibigay liwanag sa San Fernando ngayong Kapaskuhan. Muling nagdiningning ang lungsod ng San Fernando, Pampanga, na kilala bilang Christmas Capital of the Philippines, sa Giant Lantern Festival. Sa loob ng maraming dekada, tampok sa tradisyong ito ang mga intricately designed parol na umaabot sa 20 talampakan at pinapailawan ng libu-libong makukulay na bumbelya. Dinayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang masaksihan ang makukulay na disenyo.
sagisag ng malikhaing kakayahan at katatagan ng mga Pilipino. Ang paligsahan ng bawat barangay ay nagdudulot ng diwa ng bayanihan. Hatid ang saya at pag-asa ngayong Kapaskuhan. New York Marathon, nagmarka ng bagong kasaysayan. Nagbigay pansin sa buong mundo ang New York City Marathon nang mahigit 50,000 runners ang tumawid sa finish line, isa sa pinakamalaking turnout sa kasaysayan ng event mula sa mga Olympian hanggang sa mga baguhang kalahok. Hinanap nila ang 26.2-mile course na tumatahak sa 5 borough ng lungsod. Binura ni Kenyan runner Kelvin Kiptum ang world record ng kalalakihan sa oras na 2 hours and 35 seconds. Kasabay nito, tampok ang mga kwento ng katatagan kung saan ang maraming kalahok ay tumakbo para sa kawang gawa at personal na layunin. Pinakita ng marathon ang kahusayan sa atletika at nagdiwang ng nagkakaisang diwa ng sports na sinasalubong ng milyon-milyong taga-suporta. Trivia. Ang Pilipinas ay mahigit sa 7,641 na isla. Ang Pilipinas ay isang archipelago na binubuo ng 7,641 na isla kung saan may mga 2,000 lamang ang may naninirahan. Ang mga isla ay nahahati sa tatlong pangunahing rehiyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapansin-pansin na tuwing mababa ang tide, may mga maliliit na isla at sandbars na lumilitaw na hindi makikita kapag mataas ang tide. Dahil sa dami ng mga isla nito, ang bansa ay may mahigit 36,000 kilometro ng baybayin na isa sa pinakamahabang baybayin sa buong mundo. Ang kakaibang geografiyang ito ay nag-aambag sa mayamang biodiversity ng Pilipinas at ang mga kamangha-manghang likas na tanawin mula sa mga puting buhangin na beach hanggang sa makulay na coral reefs at luntiang kabundukan. At yan ang kabuuan ng ating balita sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share. At kung bago ka lang sa channel na ito, pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa mga bagong kaganapan. Ito muli si Mirasol Sibayan Cacho, nag-uulat. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.